ni bagong episode ang ating maririnig ngayon. Dito lang yan sa What Would Rizal Think? Dahil ang pinamagatan natin today ay bullying. Sa tingin ko, mararamdaman ni Rizal sa nangyayaring bullying ngayon ay siguro hindi siya madidisappoint siya dahil una sinabi niya na ang kabataan magiging pag-asa ng bayan. Kung ang kabataan na nagsisilbing mambubuli ngayon sa mga tao is hindi nga tawag ito, parang mawawala na talaga ng pag-asa kasi mismong kabataan na naghihila ng kabataan pababa. Yun ang sabi. Wow, ako si Rizal. Mararamdaman ko is sa mga kabataan ngayon malulungkot ako kasi yung mga kabataan ngayon dapat iisipin lang nila mag-aral. Pag na-influensyahan sila ng bullying, yung tingin nila sa sarili nila magkakaroon ng negative side. Tapos hindi agad nila maiaahon yung pangarap nila kasi naaapektuhan sila. Example, yung pag-aaral ngayon. Bali, nakakakuha sila ng negative vibes. Kaya imbis na mapadali nila yung makuha yung pag-aaral nila, ma-i-overcome nila yung sarili nila, nahihirapan silang makaawang sa buhay. Kaya iisipin nila mas maapektuhan yung pag-aaral nila, tapos mahihirapan silang mag-adapt sa culture. Kasi iba-iba naman kasi yung buhay na nararanasan natin sa ngayon. May mahirap, may mayaman, mayroong nasa middle class. Bale, dun nga, na papasok yung mga negative side, mahirapan tayong mag-adapt kasi iba-iba naman kasi yung nararanasan ng mga kabataan ngayon. Kaya hindi natin masasabi na maiisa sa ayos natin yung buhay natin sa madaling paraan. Unlike sa old times, siguro yung mga millennial noon, iniisip lang nila kung ang maglaro. Pero sa panahon kasi ngayon, di ba, nakikita mo na gadgets agad, tapos ganito. Bali, mahihirapan kang may overcome yung sarili. Tama. Itigil na yan dahil yan ay mali. Nararapat lang na mabago ang sistema ng mga kabataan. At dahil dyan, no to bullying! At maraming salamat ulit sa inyong panunood at pagsusubaybay dito sa aming episode ng Not to Bullying. Sa inyong panunood at pagsusuporta, kita-kita tayo ulit dito lang sa What Would Rizal Think? Let's get it!